Hello everyone! Christmas is just around the corner. So I know for some of us, busy na sa pagbabalot ng mga regalo. At yung iba naman ay busy na rin sa paghahanap kung ano ba ang re-regalo nila sa kanilang mga mahal sa buhay. At sa video ito ay sasabihin ko sa inyo ang dahilan kung bakit ba kami walang regalo ngayong Pasko. So let me ask you this question. Gusto mo bang magka-anxiety, stress, at utang ngayong sasapit ang Kapaskuhan? Siyempre, ayaw natin, di ba? Pero ang nangyayari kasi, minsan, dahil likas na sa ating mga Pilipino, or as a human being, likas na sa atin ang magbigay ng regalo sa iba't ibang okasyon. Kasi ang pagbibigay ng regalo sa atin, isa, yun ang ating expression of our love, of our kindness, of our generosity, of our thoughtfulness, and especially of our appreciation sa mga taong nakapaligid sa atin. Pero, ang nangyayari kasi is dumarating yung time na nagiging anxious na tayo kung ano ba yung ireregalo natin sa taong yun. At minsan naman ay nai-stress na tayo from paghahanap pa lang ng ating ireregalo hanggang sa pagbabalot. At ang pinakamasakla pa is na-stress tayo dahil sa nagka-utang-utang pa tayo sa mga regalo na ating nabili. Mahirap man tanggapin, pero kadalasan ang nangyayari ay yung mga effort natin, yung time natin, yung energy natin, yung money natin sa paghahanap pa lang ng ipangre-regalo, ang nangyayari naman is hindi pala gusto ng mga taong niregaluhan natin yung binigay natin sa kanila, ni hindi man nila na open or kaya hindi man lang nila nagamit. So vice versa, baka meron ding nagregalo sa atin na hindi rin natin nagustuhan, hindi rin natin namuksan, o hindi rin natin nagamit. For this holiday season, we decided to stop focusing on material things and start investing on good memories and experiences. So kaya kami hindi magbibigay ng material gifts because we wanted to give a gift that will last. Ang mga dahilan kung bakit kami hindi magbibigay ng regalo or yung material gifts, ha, because we wanted to break yung cycle na I give you give me. So kasi 'di ba, parang nagiging obligation na lang sa atin yung paghahanap ng regalo, pagbibigay, at minsan na hindi na natin na nagagawa yun out of our love or out of our kindness, but rather nagiging burden siya or obligation pa sa atin because ayun yung cycle na nakasanay natin na I give you give me. So next is yung we want to get rid of materialism mindset. So hindi naman nabibilang sa dami ng regalo na natanggap mo yung pagmamahal ng ibang tao sa iyo, di ba? So since we wanted to break that or to get rid of that mindset, we wanted to invest on memories. So yung bang simpleng pagluto mo man lang ng favorite niyang recipe or favorite niyang food yung friends mo, or tawagan mo yung mga relatives mo, isang effort na yon na more than the things na ma-appreciate nila, more than pa dun sa mga material things na ibibigay nyo sa kanila. So yun ang gusto namin, magkaroon kami ng personal connection or personal touch dun sa mga tao at sa mga kamag-anak, kakaibigan na meron kami, aside lang dun sa pagbibigay ng regalo. We wanted to invest on relationships. To appreciate and be contented with what we have. So hindi lang naman ibig sabihin na marami kang mga material na bagay or marami kang kaibigan na nagbigay sa'yo ng material na bagay, doesn't mean na doon nasusukat yung iyong happiness or yung inyong contentment. So, minsan, kung ano lang yung meron ka, di ba, matuto kang mag-appreciate, no, na hindi mo na kailangan ang sobra-sobra pa sa iyong buhay. At syempre, it's important to focus on the real giver of this season, which is Christ, at yun ang dahilan kaya natin sineselebrate ang Christmas Day. Kasi minsan,
hindi lang naman material things ang gusto ng isang tao, di ba? Minsan gusto lang din nila ng ating attention, ng ating understanding, ng ating acceptance, pati na rin ng ating time, ang ating service, at ng ating love. So, mas maigi kung mag-i-invest tayo dun sa mga non-material things na alam naman natin makakapag-touch at makakapag-transform sa buhay ng ibang tao. So let's spread love and positivity this Christmas, and may you have a Christ-filled Christmas and a love-filled New Year. God bless you all. Have a great, wonderful Christmas.